بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ngayon ay mayroon pong kaugnayan sa politika ang aki pong tatalakayin. Sino mang makapapanood nito at ayaw nila sa politika dahil iniisip nila bawal magsalita ng politika ang isang Muslim or Daiya, please, bakit? Huh? Alis lang ho kayo. Huwag na lang kayo po mag-comment. Hindi ko kailangan dito. If you insist na mali ako, show your proof. At mag-study kayo about politics. Ano bang ibig sabihin ng politika? Ano ba ang ibig sabihin ng simbahan? Anong ibig sabihin ng estado? Anong ibig sabihin ng siyasa sa Arabic? Hindi nyo alam. Okay? Mag-comment kayo na bawal sa isang daiya ang politika. Mag-research kayo ng politics. And I will prove to you are wrong. Okay. Ngayon, dito tayo sa kalagayan ng ating bansa. Dito tayo ngayon, bagang sa barko, nakasakay tayo, or bagang sa eroplano, nandito tayo, pasahero. Dito tayo sa Pilipinas. Pilipino ako at Pilipino kayo. At kung ano ang pamamahala sa isang piloto, wala ba tayong pakialam? Kung isang driver sa bus, naglalaro, or hindi marunong, nakita mo ang depekto bilang driver, dahil driver din ako eh. Kung isang driver, mag-drive, alam ko kung ito ay sanay o hindi. Nervyoso o hindi. Tulog o hindi. Bilang driver, alam ko rin ang pagmamaniho ng isang driver. So kung dito tayo sa Pilipinas, bagang sa bus, pasahero tayo. Kung sa aeroplano, pasahero din tayo. Kung sa barko, pasahero tayo. Alam natin nilalaruan ang barko o nilalaruan ang piloto sa aeroplano. Hindi mo alam magpiloto, alam mo nga, may problema ang piloto, baka lasing. Diba? Ngayon, sabihin ko, pointing to the president, dahil talaga yung pagtakbo pa lang ng pagka-presidente ni BBM, talaga yung kampanya na sa unification, to be united, Pilipino to be united. At in the beginning, sabi ko sa aking mga post, hindi mag-succeed pag yan ang paraan. Mag-unity. Be united. Bakit? Una, ang mga kawatan. Ang mga taong corrupt ay corrupt talaga. Okay? At karamihan na sa politika ay corrupt. At karamihan ng mga nandyan sa ating mga sa ating gobyerno ngayon, kundi mayabang, corrupt. Hindi na lahat. Ha? Hindi ko nila lahat. Pero kung isa kang presidente or vice president, gusto mong ipunin ang lahat ng mga kulay ng politika at ilagay mo sa isang basket o governance, ay mali po. Huh? For example, yung si Drilon, kunin mo ilang spokesperson or secretary, si Drilon, kung ikaw President Marcos, dahil kontra mo, yan ay opposition sila ni Drilon eh. Kaya yan si Miss Virus, Miss Virus, Montivirus, kunin mo siya bilang ano? Ngayon, yung kaya ni kasi na kaya patapang sa pangpang dyan, kunin mo siya, lagay mo sa Bucor, yung pala, Yellow Tans. Kunin mo yung mga korap noon sa panahon na ni Kino, kunin mo ang mga korap sa mga panahon nila ni Estrada, ni Arroyo, kunin mo at ipunin mo sila silang basket. Naku naman, common sense, mabubulok itong bansang ito. Hindi ito darating sa ating patutunguhan. Believe me, hindi magtagal, mayroong kudita. Hindi magtatagal, mayroong tayong kudita. Kundi ba kudita or mayroon talagang masisira ang ating pamamalakad dito sa Pilipinas. Wala akong, bilang mamamayan, nagsalita lang ako dito dahil sa nakita kong pamamaraan, mali po. Yung ipunin mo yung magnanakaw, magnanakaw yan. Maraming magnanakaw nga sa whether sa kapanahonan, sabi niyo kapanahonan ni Duterte or sabi mayroon namang anti-Duterte, okay? Sa kapanahonan sa mga previous presidents, leaders, mayroon mga corrupt eh. Kung gusto kang to be united itong mga corrupt na ito, ay anong mangyari sa iyo? Bakit hindi ito hahabulin, at hahanapan ng yung BIR noon, yung sino yung kurakot na din na BIR, sino pa yon? Yung mga nakaupo sa PhilHealth noon, nga si
Diba? Isyon yun, si multivirus yun. Ha? Eh, korap, kinokorap ang ano, yung PhilHealth. Sino pa dyan? Yung kuan sa kurente natin, yung mga politician na suportahan ng mga EBCBN, yung sa tubig natin, yung, di ba, binanatan yan ng dyan sa legislative body, sa lower house, yung mga korap noon. E kunin mo yung mga politician na yon at ipunin mo bilang sekretaryo, undersecretary. Mga kapatid, pag ganyan ang pamalakad ng ating presidente, nako, ano na lang kaya mangyayari? Ng isang basket na puno ng tamatis, kinukuha mo yung bulok ng tamatis at inipon mo sa isang basket. Ha? So hindi po pwede ang magnanakaw magtabi sa hindi magnanakaw. Mayroong kasabihan, the birds which have the same feathers flock together. So kung gusto ka pa makita bilang ikaw ay isang presidente or simple mamamayan, gusto mong makipag-ibigan sa lasingero? Ha? Para hindi na maglaseng? Gusto mong kipag-ibigan sa taong malakas man ni Garelio para hindi na si Manny Garelio? Ha? Paano yan? Ha? Yung mga tao, mga chismoso, libakero, ha? Kunin mo, yung mga marites, kunin mo, ilagay mo sa isang basket, eh, imamarites ka niyan. Di ba ba? So, yung mga kapatid, sa Islam, ha, dapat, sabi nga ng Allah sa, enjoy what is good. Enjoy what is good. And forbid what is evil. Ha? Di ba? Yan ang sabi ng Suratul Baqarah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. You are the best community that ever since. You know, appointed by Allah. Forbid what is munkar and enjoy what is good. Yan ang sinabi ng Allah. Pero kung sabihin mo, yung mga bad ay ipunin mo para magkaroon ng unity, naku, unity, instead para bang nagpasa ng bahay, yung pinapasan yung bahay para ilipat, ang ibang nagpasaan dyan, subisaya pa, nagkumbayot man. Nagpabigat na lang. Ganon. Nako, mali po ang pamamalakad na yung mga taong mga mayroong mga record ng crap, magnanakaw, yung magtanim bala, ngayon ay tanim alak na, ay ipunin mo at ilagay mo yan bilang saligang ano saligang or right hand or undersecretary or anong pamamalaha kahit sabihin mo mas kahit magwardiya yan sa comfort room yan pag mga tao masama ay mas lalong masama ha so yeah, bilang mga kapatid kong Pilipino ha pag mayroong mga corrupt na mga tao hindi natin mamahalin ha? Sa Islam no magnanakaw habulin natin sila. Sino? Ano pa? Criminal. Mga drug addicts. Mga drug lords. Ganin yan. Papatawarin natin sila. Yung mga drug lords, yung mga drug addict ay gawin. Isasama natin sa ating layunin, sa ating mga plano, sa ating paghihimagsik na para tayo makarating sa ating paroroonan. No, hindi mangyayari. Kung kasama natin ang corrupt na tao ay corrupt. Hanggang mamatay yan. Magnanakaw ay talagang magnanakaw yan. Hanggang mamatay. Mamamatay tao. At saka kung magtatanim ng mga ebidensya, magtatanim ng mga ano dyan, bala, ilagay, ibalik. Diba? Makikita niyo akong sinasabi. Totoo ba o hindi? Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.